No To matter. promote his upcoming concerts, a big dome, give it up for the one and only Rico Blanco. Hello, hello. Hello po, Sir Rico. Showtime Onliners, hello sa inyong lahat. Yeah, gracias po yan. Sige po, i-greet po natin ating mga Showtime Onliners ngayon. Ayan. Hello sa lahat ng nakasubaybay today online, mga Showtime Onliners from everywhere, from all over the world. Kumusta po kayo? Ayun ah. Ganda ng background ni ano, Sir Rico. Ako minsan may mga interview ng ano, di ba? Totoo, totoo. Pero ito po, kamustahan po muna tayo. Ano po bang pinagkabalaan niyo po bukod po sa paghahanda at pagpapromote sa inyong concert? Ah, well, meron tayong record label and artist management company, yung Balcony Entertainment. Kasama dyan sila Ebe Dancel, si Zild, si Maris Racal ay recording artist din namin, si Raven, marami pang iba. So, inaalagaan po natin yan, ipopromote and nagre-record ng mga kanta. And syempre, naghahanap lagi tayo ng bagong artist para sa Balcony Entertainment. So, baka may nanunood dyan na interesado sa music. Yun, constantly kami naghahanap. Yun. Yun. Magandang opportunity, no? Oo, oo. Pero eto, sir, ano ang feeling na after a long time po ay makakapag-perform ka na ulit sa harap ng malaking audience? Siyempre, excited tayo, no? Actually, naka-perform ako sa malalaking audience after the lockdowns. Mm-hmm. Pero hindi sa Manila. Hindi Opo. Pa sa Manila, isa sa Dubai. Isa sa Dagupan, pero ngayon nandito na mismo sa Araneta Coliseum. A couple of months ago, medium-sized crowd, nag-perform ako sa Music Museum. Pero syempre, iba pagka Araneta Coliseum, di ba? Historic siya na Totoo venue. Yan. So excited ako dyan. Sobrang excited. Aha. Yes. I'm sure excited din ang inyong mga fans, di ba? Yes. That being said po, ano po ba ang mapapanood ng mga fans niyo po sa concert? At sino-sino po ba ang mga special guests na makakasama nyo? Marami tayong may mga special guests natin. Kasama natin si Ebe Dancel, na banggit ko sa inyo kanina. Si Zild, marami na nga ang concert, pero tutulungan niya ako dito. Special guest ko siya dito sa Araneta concert. And si Peniel, bagong artist din. Hindi natin alam kung meron pang surprise eh. Baka pati ako ma-surprise. Kung may dumating na pwede kong hilain sa stage, surprise na lang yun para sa ating lahat. In terms of ano naman ang ma-expect, syempre, tatry kong tugtugin. Kasi first solo major concert ko to sa Araneta. Try ko tugtugin lahat ng kanta ko. Well, hindi lahat, hindi kasha. Lahat ng mga hits from bago at saka luma, lahat yan tutugtugin natin, try natin pagkasya lahat. Exciting! Exciting! Oo, totoo yan. Yes, si Rico Blanco, curious lang po kami. Ano po ba ang sikreto para, di ba, sa mga may mga bago, kagaya po ng mga singers natin na kasama ngayon sa... Kagaya mo, Kuya Maru. ano po ba ang sikreto para tumagal po sa industriya? Oo nga. Alam nyo siguro, ganda ng tanong mo. Siguro ang sekreto yung magpursigi lang. Kasi alam nyo, ako marami ring times na medyo mababa and then taas, mababa. May ano talaga, may panapanahon talaga sa music. Pero kung mahal mo yung ginagawa mo, tutuloy-tuloy mo lang siya. May time nga na nag-day job pa ako eh. Na ano na to ah, sa kasikatan na ng River Maya, may time na kumonti yung shows namin. Apa. Pero nag-day job ako, kasabay ng River Maya. Tapos, nung lumakas ulit, yung eksena, balik ulit. So, I think, siguro nakikita ng tao ngayon, akala nila, ang dali lang, di ba? Parang, maraming times na mahirap, maraming times na hindi gaanong malakas yung industriya. So, dapat, ano lang, tuloy mo lang, enjoy mo lang. Very inspiring, no? Oh. At saka, ang ganda ng sinabi ni Sir, kasi parang, kumbaga, kung love mo talaga, binabalikan mo yung passion mo, di ba? Yung music, ganyan. Hindi mo talaga totally iniiwan. May times lang na kailangan mag-pause. Yung gano'n. Very inspiring. Yes. Pero ngayon sa point of my life mo, Sir Rico, ano pa po ba ang gusto nyong ma-achieve kung meron pa po? Ano pa po yun? Siguro sa music, ang gusto kong ma-achieve in terms na lang of yung mga artists na inaalagaan namin sa Balcony Entertainment, mga kaibigan ko rin, mga idol ko din,
sila. So gusto ko lang sana maging successful yung Balcony Entertainment para yun yung way ko na lahat ng natutunan ko may pasa ko naman sa next na mga generation ng mga artist. Yun yung sigurong goal ko sa music. Yun, ganda. Ang ganda. Thank you for helping so inspiring the movies. Totoo yan. Sana din. Pero ito po. Ano po ba yung mga tips na maibibigay ninyo sa mga gustong magtagal sa industry? Siguro. Magaganda mga tanong dito. Siguro, maging honest ka sa sarili mo. Mm-hmm. Yun. Siguro kahit anong field. Yung inaasahan mong success, isang ayon mo sa binibigay mong effort. Mm-hmm. Hindi pwede yung konti lang yung effort mo, tapos nagko-complain ka bakit hindi ako successful and kung ano-anong palusot ang binibigay mo, ay hindi kasi ako, wala kasi akong connection, ay wala kasi akong gamit, ano lang kasi kami, simple lang. So, ang effort mo, ipantay mo dun sa expectations mo. I think dun ka magiging masaya. Ang ganda, real talk, no? Ganda. Sobra. Very, very inspiring. Ayan po, kaya Showtime Onliners, ayan po. Sir Rico Blanco, now is the time to promote, ayan, to invite our Showtime Onliners sa Madlang People para supportahan ka po sa inyong concert. Ayan, kailan, saan, at paano po makakabili ng tickets? Okay, so yung concert ko, yung pinag-uusapan natin concert ko, sa Araneta Coliseum po ito, September 11. Ilang araw na lang? 9 ba o 8? Hindi ako masyado magaling sa math. Basta malapit na siya, next Sunday. O 8, di ba? 8. Yes. So next Sunday, 8 days to go. Sold out na po yung SVIP and VIP tickets. Yan ang sabi po sa akin. Pero marami pa pong available na tickets sa ticketnet.com.ph o kaya i-google nyo na lang, hanapin nyo po yung Rico Blanco Araneta. Available pa po ang tickets. Sana po ay huwag nyo ma-miss ito kung mahilig kayo sa Pinoy music and kung miss na miss nyo ng yung concert ba na yes. Hindi virtual yung nagsisigaw at nagkakalunan yung mga tao. Alive na alive! Yes! Sana po magkita-kita po tayo dyan. Aha. Alright. Yeah. Thank you po! Ayan, saan po namin po kayo mafa-follow sa social media and other ganaps po? Other ganaps natin, depende kung nasan kayo, kung nanonood kayo dito sa, kung nasa YouTube, meron po akong YouTube channel. May mga vlog din po dyan, hindi lang puro music. Mga pasyal ko, dyan, mga kwentuhan nandyan din po. Nadinig ko, road to 2 million nata kayo. Wow. Ako, road to 1 million pa lang ako. Road to 1 million. Kaya yan. Gawin ng 1 million yan. I-follow natin si sir. Yes. Facebook din tayo, nasa Twitter, Instagram, TikTok, 'di ba? Kung nasan man kayo, nandun din po ako. All right. Ayan. So Rico Blanco, ito po, baka meron kayong gustong i-shout out or i-greet or pasalamatan. Yes, gusto kong pasalamatan ang KDR Music House. Sila po ang producer nitong concert na 'to. Sila po yung nag-approach sa akin and sabi nila, Rico, palagay namin panahon na para mag-concert ang Filipino music. Simulan natin. So, maraming salamat sa KDR Music House. And then, syempre, sa lahat ng mga fans na yung mga bumili na ng ticket, ang aga-aga na meron na sila. And then, yung palang pupunta pa lang, salamat po in advance. Shout out po sa inyong lahat, yung mga nasa ibang bansa na yung iba ipupunta dito sa Manila for the concert. Wow. Uy, grabe. Alright. Once again, maraming salamat po, Sir Rico Blanco. Thank you. And thank you so much po. God bless sa inyong concert po. Thank you.